inilabas na ang Final 12 ng Gilas Pilipinas na lalaro kontra New Zealand at basing sa listahan ay isa lamang ang napalitan. Unahin natin ang PBA players. Nagbabalik si Poy Aram, Robert Bolick, Kib Montalbo, Roger Pogoy, Troy Rosario at si Kelly Williams. Sasamahan naman sila ng young core ng Gilas na sila Terrell de Ravena, Juan Gomez de Liano, Will Navarro, Dwight Ramos, Angelo Kwame. At ang bagong player na kapalit ni Zadie Rangel na si JD Tongkab. And bago tayo magpatuloy ay feel free to subscribe and hit the bell button para pareho tayong updated. Sa lineup na ito bukod kay Zadie Rangel ay hindi makakasama si Gabanal at ang inaabangan ng fans ay si Francis Lebron Lopez. Well, hindi natin alam ang tunay na dahilan but these two have good potentials. Si Gabanal ay dating MPBL MVP at naglaro sa Mighty Sports and Francis Lopez as a rising young star. Mas maganda sana kung naglaro na lamang siya kontra sa India. Total ay marami namang young players na isinabak ng India and of course mas lower competition kontra sa New Zealand. And talking about New Zealand muna, ay namataan sila ay nang i-scout sa laban kontra India. And of course hindi nila napanood si Gabanal at si Lopez. So good factor sana kung lalaro ang dalawa. Pero of course we must respect the Gilas coaching staff dahil meron silang nakikita lalo na sa practice na nagresulta sa kanilang decision. Pero opinion lang mga bro, ang paglalaro ngayong window is not just winning. Maganda rin mahasa ang mga future ng Philippine basketball. Mas maganda mag-focus tayo sa kinabukasan kaysa sa kasalukuyan. An opportunity like this ay hindi pinapalampas para sa ating mga young players. And look at New Zealand, majority of their players ay mga kabataan. At ito na nga ang kanilang pagkakataon para mahasa sila. For now, we must trust Coach Chot Reyes and company kung ano man ang kanilang plano kontra sa New Zealand. And makikita natin after the game ang resulta ng kanilang preparasyon. At kanina nga ay ating nabanggit ang mga Filipino fans. Tayo nga ay nabanggit ng isang commentator pagkatapos ng interview ng Filipino-American coach na si Eric Spoelstra. And by the way, siya nga ang target ni Coach Chot Reyes para maging Gilas foreign consultant. Great moment of Filipino basketball history for our Filipino brothers and sisters watching in the lovely islands down there in the South Pacific. A great basketball loving nation, I might add. Eric Spoelstra of Filipino descent. Iba talaga ang passion ng mga Pilipino pagdating sa basketball. Lalo na pag national team ang pag-uusapan. Hindi man lagi na pagbibigyan, pero nandyan pa rin para sumuporta.